Hey everyone! Nandito tayo ngayon sa Naga Hope Christian kung saan ko in-spend yung grade 4, grade 5, grade 6, first year, second year, third year, and fourth year high school life ko. So, ngayon naman papakita ko sa inyo kung sino yung mga naging importanteng parte ng buhay ko while I was growing up dito sa Naga Hope Christian. My teachers, of course! Ayan sila! Hanggang ngayon, super bata, super fun to be with, and may gift sila sa akin. This one, and look at, tcharen! Kasi dito sa school na to, importante-importante ang relationship mo with Papa Jesus. So, look at this shirt, super awesome. And may pabulaklak. Alright. Dito, pili nat. Pili nat pala. Alright, so ngayon, iikutin natin yung school. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga naging classroom ko. And yung mga experiences ko dito. Tapos, lahat ng kalokohan i-share ko sa inyo. All right. Dati kapag ano kasi may rotation first year, second year, third. Dito kami nagfo-floor wax, dito kami lalampaso. So, grabe. Nung first year ako, alam, parang dito ako, somewhere dito sa tatlong to. And, naalala ko, kasi, syempre, first year mo sa high school, so tuwang-tuwa ka kasi nakikita mo yung labas. Grabe. Nung first year ko dito, kasi, pag high school ka, may choice ka mag-Chinese or hindi. So, nung first year ako, meron akong Chinese. So, lahat ng nag-Chinese dito sa area na to, lahat ng may elective, doon naman sa kabila. Ang first kong naaalala kaya parati, yung kapag tumatakas ako sa'yo kasi pag nauhuli mo akong late. Swimming ka naman noon. Oh. Yun ang excuse mo. Naalala ko noon kay Ma'am Telma kasi kunyari ito yung office niya. Madadaanan ko yun pagpasok ko. So, ang ginagawa ko, dito ako dumadaan. Finally, ako nakikita. Sobrang social na ng school namin. May TV na. Dati isang room lang yung may TV. Ngayon, bawat room may TV na. Second year ako, alam ko dito ako nakaupo. Dito. Sir, ikaw, ano bang naaalala mo sa akin? Ito si Enchong ay grabe ang pag ano ko sa kanya, pag hangat, kahit nag-aaral pa siya. Siyempre, lalo na ngayon kasi ano na siya, artista na. Kasi noon, nung nag-aaral siya, ito kasi yung batang ito ay sabihin natin ano, masipag mag-aaral. Bukod sa masipag mag-aaral, matalino siya. Iko-connect lang natin, sir, kasi isa sa mga TV shows na nagawa ko is yung 14. And di ba dun sa 14, parang ang mensahe no, na parang wag muna natin isipin yung mga ibang bagay besides sa pag-aaral habang nandito tayo ngayon sa school. Kasi, syempre, di ba, usong-uso yung mga early marriage or yung mga bata na hindi pa ready, tas biglang nagkakaroon na ng pamilya. Parang, dun sa 14 kasi, pinakita namin yung mga consequences ng good and bad. Syempre, mas marami yung may hirap na parte ng kung magsisimula ka ng pamilya mo na hindi ka pa ready. And, eto nga, dito sa school na to, yun yung kagandahan ni eh, kasi nga ang ganda ng mga values education na nabibigay sa amin. As early as 13 years old, 14 years old, binibigyan na kami ng lessons about the consequences in life, kung ano yung mangyayari kapag ito yung tinahak mong daan, ito yung tinahak mong daan. And always remember that no matter what you do, talagang kailangan balik at babalikan mo yung mga taong kung sino yung tumulong sa'yo when you were starting. And ako, I always believe na yung pundasyon ko ngayon, kahit nasa Manila na ako, kahit nagtatrabaho, kahit saan man ako pumunta, alam ko will be strong kasi alam ko na nagsimula yung pundasyon ko dito sa school na to na kasama si God, kasama yung pamilya ko, kasama yung mga teachers na sobrang babait at saka sobrang sisipag na hindi kami pinabayaan. So, oh my God! Ayun. Ito po si ano si Enchong. Actually ang pangalan niya talaga nito ay Ernest. Ernest tawag niya sa. D. Kaya medyo mahaba-haba yung pangalan niya. Siya yan. So second honorable mention, outstanding athlete award.
Tsaka pag nakita niyo tong yearbook namin, sobrang pinag-isipan ko yung quotation ko. No pain, no gain. 'Di ba? Very rare. Hindi mo matatagpuan sa kahit anong ano. Oh, tama, tama. A dreamer, he wants to be the first Olympic Filipino gold medalist in swimming. Of course, hindi siya nangyari. His discipline and fervor will definitely put him on the pedestal. But there's something about Enchong that you should know. His boisterous laugh makes him the ever good-looking childish boy in the class. By the way, he too excels in his academics. See? Consistent lang ako. Thank you dahil binuksan niyo yung hope para sa akin. Hindi ba pwedeng buksan?